sa malumanay na boses. Hindi namin nakita yung mukha dahil madilim sa parking at hindi na din namin napigilan ang pagsara ng elevator. Hindi na din namin tinuloy yung pag-ayos sa sarili namin, dala na din siguro ng takot o dahil late na kami sa klase namin. Nung uwian na po, nakita na mga kaibigan ko na sobrang daming dala ng prof namin. May laptop, bag, folder, projector, papag, kubrekama, flat screen TV, dalawang aso. Sorry. Sobrang daming dala. May dalawang aso. Etches lang. Na-imagine nyo. Na-imagine ko yung prof. May tangan-tangan. Spooky. Spooky. Ay, ako. Ito na. Basta marami daw dala. Kaya, kaming magkakaibigan ay nagkusa na natulungan yung prof namin. Ano ba? Spooky nga. Habang nagliligpit po kami ay hindi namin maiwasan ng mga kaibigan ko na mabanggit kay ma'am yung nangyari sa amin kanina sa elevator at parking. Akala namin ay tatawanan lang kami ni ma'am. Pero bigla po siyang tumigil sa pagliligpit at tumingin sa amin ng seryoso at sabay sabing, naranasan ko na din yan. Lalo na kapag gabi at halos wala ng tao dito sa building. So kami naman ay na-curious kami sa experience ni ma'am. So habang naglalakad sa hallway at nag-aantay na umakyat yung elevator, ay kinuwento niya sa amin yung nangyari nung gabi yon. At ang sabi ni ma'am, panggabi yung klase ko nun. Naiwan ako sa room kasi nililigpit ko pa yung mga materials at pinatay ko pa yung laptop ko. Kaya ako na lang ang mag-isa siguro dito sa 8th floor. Inaantay ko yung elevator noon na umakyat. Siguro mga 2 minutes, inaandyan na. Then, pumasok ako at bumaba. Tapos, ay biglang bumukas sa 5th floor. Eh, wala namang tao doon ng 9 p.m. Library yun. And then, sumara naman ulit yung pintuan ng elevator, pero tumigil sa 3rd floor. Ano ba problema mo? Ha? May problema ka ba? Spooky. Tumigil sa 3rd floor na parking. Pagbukas, ay merong guard na nakatayo. Medyo iba yung kulay ng uniform niya na parang luma. Matagal siyang nakatayo, pero ayaw pumasok. Kaya ang sabi ko, pasok kuya. Sabi naman niya, wag na po. Puno na po kayo eh. At doon bigla nagtayuan ang mga balahibo ko. Di na lang ako nagpahalata. As the door closes, bigla akong pinagpawisan. I walk fast as I could as the door opens on the lobby. Sabi ni ma'am, and we heard po na yung lalaki sa parking na nagpaparamdam ay security guard na nagpakamatay dahil nag-break sila ng girlfriend niya habang nasa duty siya that time. Yun lang Kuya Chico. Sana po mabasa niyo ito. Maraming salamat. God bless you.
in your show, stay humble as always. Sent from my iPhone. Ang yaman, sent from my iPhone ng 2014. Spooky. Ano kayang iPhone ito ng 2014? Makoy, anong iPhone ang meron sa 2014? Sabi niya, sent from my iPhone. Ano meron ng... Oo nga, no? Anong iPhone ang meron sa 2014? Nakurious ako bigla. Oh, it's spooky! Ay, nako. Sabi ni Jeric, iPhone 6 daw ang meron noon, sabi ni McCoy. Asa rin sabi ni Jerry? Kasama daw kasi yung aso, kaya puno. Ano ba? Hindi na kayo makamove on na naman. Ang dami kasi niya Fitbit. may papag. May kubre kama. Naka-iPhone si ano, si Shea. iPhone 6 and 6 Plus pala ng 2014. Oh. Ay nako. Sabi dito, bago mo matapos yung story, alam mo na yung mangyayari dahil sa comments. Eh kasi karamihan sa mga naan dyan, narinig na to. Binalik ko lang to noong 2014. Hello nga po pala sa mga ano, sa mga newcomers po. Welcome, welcome. Sabi ni Hans dito, wag na kayo magjowa, damay-damay na to. Ano ba? Ano bang problema mo? Ba't ka nandadamay siya? Ay, nako. 10:28 ang tamang oras. Ready na? Tuloy-tuloy na ba natin to? Wala nang ano, wala nang... Baka merong ano ha, sabihin nyo lang pagka may gustong ano, pagka may gustong mag-share, baka hindi naman kailangang mahaba yung kwento, di ba? Just share your experience, no? Kung meron kayong recently, meron ba kayong naramdaman, ganyan, no? Or kahit yung mga past experiences ninyo, pwede mong i-share, no? Akyat ka lang dyan, i-click mo lang yung link na naandyan, no? Tapos samahan mo ako, ha? Okay. Sabi ni sis, di ko alam saan ako matatakot sa sinabing puno, puno na, or sa guard. Ako natakot ako dun sa ano. Ang lakas ni ma'am, di ba? May papag na daladala. May dalawang aso. Sabi ni Jeran, yung kwento dati ng mga estudyanteng gumagawa ng project para sa graduation, hardcore yun. Hindi ko alam, wala na akong kopya nun eh. Baka meron kayo, no? Ipatun nyo ulit sa akin. And let's see. Moving on, itong, oy, salamat po sa nagbabagsak dyan sa Kumu. Thank you so much. Like, there's no tomorrow. Next story ay galing kay AK. At ito ang sabi ni AK. Nangyari ito sa college friend ko nung nagtatrabaho siya bilang secretary. Sometime in 2007 or early 2008, ito nangyari. Isang araw ay siya lang ang nasa office kasi nasa field nag-work ang karamihan ng empleyado doon. Since secretary siya, sa office lang siya. Minsan sinasamahan siya ng guard kapag siya lang mag-isa. May ginagawa siya sa computer nang mapansin niya sa peripheral vision niya na may nakaupo sa chair malapit sa kanya. Akala niya yung guard, so kinakausap niya. Pero hindi sumasagot. Nung lingunin niya, ay isa itong lalaki na nakabarong at wala itong ulo.
Gusto niya sumigaw pero hindi niya magawa. Gustuhin niya mang tumakbo, ay nanghina ang mga binti niya pero pinilit niya pa rin na makalabas ng office. Nagte-text siya sa akin after niya makalabas at sinasabing mamamatay na daw siya. Siguro sa sobrang takot kaya niya nasabi yun. Binanggit niya to sa boss niya. Then may pinakita sa kanyang mga pictures. So syempre, mahihirapan siya i-verify kung isa sa mga yon yung nakita niya dahil wala namang ulo. Pero iniisip ng boss niya na yung kasamahan nila yon na namatay na. So, yun sabi niya. Spooky. Pero may katuloy. Sabi ng katuloy, sa pinsan ko naman to nangyari noong 90s pa. Not sure what specific year kasi nakatira kami sa isang compound. Apat na nakahilerang bahay. First house, nakatira family ng kapatid ni Mama. Second ay kami. Third is for rent as well. Fourth, yung pinsan ko na panganay na lalaki. Yung nakatira sa first house at bunsong kapatid ni Mama. Ano daw? Naguluhan ako. Basta bahala na kayo. May banyo sa bandang likuran ng compound. Wala yung bubong at kortina lang ang pantakip sa entrance. Yun ang ginagamit na banyo ng uncle at pinsan ko. Mahal na araw that time, Holy Thursday. Hindi ko na matandaan kung brown out nung araw na yon o wala lang talagang ilaw sa likod. Naligo ang pinsan ko. At ang ilaw lang niya ay ang ilaw na nanggagaling sa buwan. Wala naman shower doon kaya tabo lang ang gamit niya. Pag-angat daw niya ng tapo, ay may ulo ng tao sa tapo niya. Sumisigaw siyang tumakbo na nakahubad sa first house. Sinabi niya ang nakita niya pero nung pinuntahan nila, hindi naman nila ito nakita. Pero pinipilit ng pinsan ko na totoo ang nakita niya. Pinuntahan nila yon, pero wala naman silang nakitang ulo sa tapo. Yung sa pinsan namin, nakita nila. Tumakbo kasi nakahubo, so nakita yung ulo, di ba? Ay, Lord, ano ba naman ito? Si Cecil Tuaso, napapamura dito. Bawal po magmura. Ano kaya itsura nung ulo na nasa tabo? Ano? Ako naku-curious. Spooky. Matry nga mamaya. Matry. Bago pa man din yung tabo namin. Kabibili lang. Ano ba? Ba't parang bumabastos, di ba? Nakakatakot kasi dapat to eh. Nyari. Ay, nako. 10:36. Ito pa rin po ang spooky edition ng unang araw ng spooky edition ng SLR.
Oo, guys, so meron kayong gustong i-share ha na storya diyan, samahan niyo ako dito, please. No, i-click niyo yung link na nandiyan sa baba ng Facebook po ha. Tapos kwentuhan mo kami. Okay. Sabi ni Leo Atienza, pinkish. Yung ulo? Pink. Ano ba? Sino to? Natapon yung kape ko sa sobrang gulat, sabi ni Chris. Hi, Chico. Hi, Chris Jan. Asan ka ngayon? Hi, Chris. Oh my God. Nasa Makati po. Okay, nasa bahay ka? Yes po, sa bahay po ako ngayon. Siyempre, may curfew. Ilan taon ka na ba? 22 na po. 22 na po. 22 na? Ba't ganoon? Parang boses hindi ka patuli. Hindi, grabe. Okay, Chico. Hindi yung boses mo. Anakas makatin. Anakas makabata. Yun lang yung gusto ko sabihin. Ito naman. Stay happy kasi para feel young. Tama. But anyway, teka lang, ikaw so far ba, natakot ka ba dun sa ulo na? Parin ba ng ulo parang dun sa tabo? Ha? Parang hindi. Hindi. Pero ulo, nakakita ka na. Depende, ano ba yan? Ulo, bakit ano ba yan? Ulo ng kita. Oh my God, Chico, ngayon lang kita ulit na kausap. Tsaka last year kasi pumunta talaga ako. Ako yung nag-work sa call center. Yung dalawa kami, yung isang babae. Tapos? Yep. Wala lang, na-starstruck ako nung una kitang beses nakita, grabe. Biggest fan talaga ako. Saan ka tayo una nagkita? Sa Strata o ano? Nasa NFT pa ako. Sige. Anyway, bilang naandiyan ka Christian, ikaw ba may ma-i-share ka ba sa amin? Meron po, dami po. Kaso way 2018 pa po to nung nag-aaral pa po ako sa college. Okay, yung feeling mo, yung feeling mo, pinaka-spooky sa lahat. Game. So, eto na nga po. Actually, ilang beses na ako nag-send ng story ngayon Nag-send ako ng para ma-notice mo. So, ito na yung story. Yun yung binura ko. 200 pesos yun. Etos lang. Okay, madali. Kwentahan mo na. So, ito na nga yung story, idol. Year 2018. Saan to nangyari? Sa province ko po, sa Mindoro. Sa San Jose. Okay. So, yes, 2018 po, before graduating ako, sad to say, medyo sad yung nangyari sa friend ko kasi yung mother niya didn't make it that time. Pero nung time na yun, sinasamahan talaga namin siya kasi yung father niya, yun lang yung talaga makakasama sa kanya dito sa Manila para magpa-check. Ano nangyari sa mother niya na dead? Yep. Yeah, sad to say. Okay. Yeah. Pero nung time na yon, yung reason all behind that, I don't know if you believe in supernatural or something. The reason kasi kaya siya nagkasakit ay mahilig maghalaman yung mother ng friend ko. Okay. Somewhere particular part nung halaman na yun, may nagalaw daw siya, sabi dun ng mga albularyo, I don't know. Kaya sunod-sunod yung sakit, ganun binigyan daw siya ng sakit. So by that time, pinasamahan namin siya sa bahay nila dun sa province namin. So, siya lang kasi mag-isa. So, parang makalimot siya, hindi niya iniisip masyado. Hindi naman namin siya dinadalan sa kasamaan. Parang niniyaya lang namin siya uminom, ganun. Tapos, every time siya umiinom siya. Kasi ako ng mga panon, hindi man ako umiinom, ganyan. Nagpe-pray lang ako palagi. Okay, tapos? So yun, umiinom kami. Every time na madami kami, wala naman masamang nangyayari. I mean, kunyari, mga less than 10 kami, ganyan. Okay pa yan. Pero pag yung parang tatlo lang kami umiinom, parang every time na matutulog na kami, may kumakatok, may naglalakad, ganyan. Dun sa puno. Talagang totoo yung, parang totoo yung sinasabi ng albularyo dun sa may puno. Talagang parang nagpapapansin siya.
parang talagang every time na nung mapapatingin ka doon, ito pang pinakamalala, Kuya Chico, I don't know kung makaniniwala ka. Galing kami sa work, kasi photographer siya eh, parang freelancer. Okay. Galing kami sa work no, na pagpipicture sa kasal, pauwi na kami, tapos hindi kasi siya ano, ako lang baga sa magkakaibigan yung mahilig sa tawag dito, sa mga ganyan yung supernatural. So, tinanong niya, kasi padaan kami sa isang tulay. Yung tulay na yun, eventually, ano, marami nang namatay, marami nang na-aksidente doon. So, tinanong niya, sabi niya, curious lang siya, sabi niya, pre, ano bang ginagawa kapag yun dadaan dito? Sabi ko, busina lang tayo, pre. Eh, yung motor niya na yun, medyo luma na. So, sira yung busi. Sabi niya, ano yung alternative? Kasi hindi pa kami, padaan pa lang kami. Sabi ko, pwede tayo maghagis ng barya, pre. Ay, maghanggis ba ng barya? Hindi ko alam. Ganun din yung alam. Ano doon, ang Christian, ang alternative doon, pag sira yung busina niya, ikaw mismo bobosesan mo yung ano. Iboboses mo yung busina, di ba? Kasi ganun yung ginawa. Yung pinsan ko, ganun naman yung ginawa. Wala sa busina. Tapos, sabi, walang busina. So, minanual na lang niya, di ba? Nagbusina siya ng, parang iba na, maiinis na yata ito yung elemento nun. Oh, dati kasi uso yung busina ng jeep na gano'n. Pag gano'n, yung busina na ako, di ba? Hindi ko talaga. Promise, may gano'n busina. Hindi ako nagluloko. Oh, anyway, o tapos... So anyway, yun nga, totoo nga na parang nagkamali nga ako dun sa ano, sa marami siguro sa comment section yun. Parang nagkamali ako sa ano, sa pamahiin ngayon na maghagis nga ng barya. So sumahan kami. Sorry. Sabi dito ni Jerome, ang alternative daw, maghagis na lang daw ng confetti. Pading na pading. Pag wala. Huwag na daw musina, huwag kita maghagis ng barya, maghagis ng confetti. Okay, o tapos. Sorry. Ano ba? Okay lang. So, yun nga. Nagkamali nga ako ng parang mali siguro yung pagkakabigay ko ng information sa kanya. Pero wala namang masama nangyari sa amin. Nakauwi kami. Tapos nag-text yung friend ko na, yun, inuma na naman daw kasi nga galing sa work tapos kakabayad lang sa amin. Kami naman daw sumagot ng bayarin na inuman. So, doon kami sa bahay nila. So, pangalanan na lang natin si Vicky, yun yung kaibigan ko na kasama ko, tsaka si Kevin. Tapos yung Kevin, nagdala ng, ano, ng dalawa pang friend na babae kay Numan. So, ang dami na. After that, nakaubos na kami ng, ano, to make the story short, nakaubos kami ng isang bote. So, nagyaya okay. Si Vicky, tsaka si Kevin, tsaka yung isang babae, hindi ko na maalala eh, na bumili pa daw ng alak. Adi bumili sila. Ang masama nun, naiwan kaming dalawa nung isa, yung pangalanan na lang natin, si Ann. Okay. Oh, so, naiwan kayo ni Ann. Yan na. Oo. Yun, iba yun. So, nagre-review siya nung time na yun. Kasi may exam daw eh. Kakaiba nga, yung umiinom habang nagre-review eh. So, nung nagre-review siya. Yung ba nagre-review? Scared niya eh. Napaka-spooky nun, ha? Nagiinom, nagre-review, para kang timang nun. O, tapos? Tapos yun, tawag dito, nagsabi siya na may tao na daw sa labas. Eh, kasi yung, ano, so, alam mo naman, yung mga bahay sa probinsya, hindi tulad dito sa Manila, medyo malaki yung bakuran, di ba? So, o yun. Sa amin naman, malaki naman yung bakuran. Karang usually yung pwede ka maglagay ng sasakitan talaga, di ba? O, tapos? So okay. Yun, parang sabi niya may kumakatok na daw. Sabi ko, imposible kasi ano, kung may kakatok, ba't pa sila kakatok? Eh bahay nga nila yun, hindi dapat pumasok na lang si Vic, diba? So okay. Sabi ko kay Ann, clipin mo na lang, sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya. So sinilip niya, sabi niya may tao daw. Sabi ko, eh around 11 na ng gabi yun. Sabi ko, edi papatukin mo, baka may niyaya pa sila. Okay. So yun, sabi niya. So nagsasalita siya, sabi pasok po, ganyan. Hindi pagkapasok nun. Eh alam mo naman sa probinsya kahit sino, ganun kami kakausap. Ibig sabihin, diba?
Medyo may edad eh, sabi niya. So, bumalik siya sa loob. Sabi ko, nawala sa isip ko kasi tuloy-tuloy lang din ako ng tinatry ko siyang tanungin, ganyan, kinikwento ko para hindi ma-bother siya sa kakahintay. Yun, after that, parang bigla na lang siya naging tahimik. Tapos, talaga nakatitig na lang siya sa bintana. So, tinitignan ko naman. Sabi ko, wala akong nakikitang kakaiba. So, parang bigla na lang siya ulit nagsalita na, ano, na umalis na daw ako. Yan. Sabi niya, mapapahamak daw ako. Sabi ko, bakit? Ganun, parang naguguluhan din ako. After that, namatay na yung, ayun, nagkanda, ano, namamatay-matay na yung ilaw. Doon na akong sinimulan kabahan. Kasi, sabi ko, hindi naman usually nangyayari to, ganun. So, nung sinubukan ko siyang kausapin, bigla niya na lang ako sinakal ko yung chiko. Sobrang weird talaga. Good thing na lang dumating yung kasama ko. Ganun. Okay. So, nung ano, nataranta na kami kasi nananakit na talaga siya. Hindi naman usually kasi gawain ng... Hindi pa naman siya ganun kalasing eh. Kasi nag-uusap pa nga kami before that happened eh. So... Malay mo, pag nalasing, no? Wild pag nalasing. Wild, no? Ang babaeng wild. Literal na wild, no? Nananakal. Okay, so ano nang nangyari na doon? Natigil na inuman niyo, gano'n? Nung natigil na, tapos this oras ng gabi kumato kami sa ano sa bahay ng kilalang albularyo doon sa province namin sa Mindoro. Anong sabi so, nga? Sabi nga, sobrang accurate kasi pagkasabi niya, sabi niya, ano, may sumama daw na kaluluwa galing sa tulay. Sabi ko, saang tulay po? So tinuro niya yung tulay na yun. Tapos dinidescribe niya yung babae na himasmasan na si Ann. Dinidescribe muna nung albularyo. Tapos nung nahimasmasan si Ann, doon namin tinanong, pareho din. Sabi niya, medyo daw na may ano katangkaran sa amin. Kasi ano eh, 5'4 ako eh. Parang siguro 5'6, ganun. Oh, okay. Okay. So, syempre, di ba, wala na kayong amats nun. So, hindi na natuloy. Oh, it's so spooky. Yeah. So, ako wala pa akong experience na ganyan yung nag-inom tapos may nangyaring... Iba yung nangyayari nung pag nag-iinom. Pero hindi ganyan. Yun yung ina-expect ko. Mas nakakatakot. Ay, nako. Oy, kuya, maraming salamat, ha. Yes, Christian, maraming thank you. Thank you for sharing your spooky story. Ito po pati kay Chico, kahit short lang. Binabati ko lang po yung ano, si Vic po, yung kaibigan ko, tsaka si Kevin. Yun lang po. Alright, thank you. Oh. 10:49, no? Magbago ka tayo ngayon, ano, Dan? Bago tayo mag-final story siguro. Pero habang hinahanda yan, eto na muna guys. Ha? O eto, kapapasok lang ngayon, no? Sabi ni, galing daw sa kaibigan ni Chipap sa nanonood ngayon. O hello po sa friend ni Kuya Eric, no? Na nanonood ngayon. Sabi niya, speaking of spooky stories, dati nung 1999, may isang gabi na tumambay ako sa bahay ng kaibigan ko sa kabilang village. Tapos nang uuwi na ako ay naalala ko na dahil lagpas 11 PM na ay sarado na ang pinakamalapit na gate papunta sa village namin. Kaya kailangan kong umikot para makarating sa isang gate na bukas. At dahil wala akong kotse at wala na rin dumada ang tricycle, ay naglakad ako. Habang naglalakad ako at nagyoyosi, may nakita akong babae na pasalubong sa akin, maputi. At nang papalapit na ako, napagmasdan ko na ang swabe ng paglalakad niya. Pero kinilabutan ako nang makita kong hindi siya nakasayad sa lupa. Hindi nakasayad sa lupa ang mga paan niya. At hindi ako makalakad pa atras kasi gumagabi na. Nilakasan ko na lang ang loob ko pero
palapit siya ng palapit, kaya mas kinakabahan na ako. At bigla siya naglaho sa paningin ko. Natigilan ako. At nang paglingon ko sa kaliwa ko, ay nakatayo ako sa tapat ng bahay kung saan may minasakir na pamilya noong taong 1980s.